Magandang araw mga kaibigan. Tara, pag-usapan natin ngayon ang talambuhay ng astig na bayani na General Antonio Luna. Pero bago ko ito simulan at kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pakihit na din ang bell icon para ma-notify ka sa future video na i-upload natin. Si Antonio Luna de San Pedro Inobicio Anchieta ay sinilang noong October 29, 1866. Sa distrito ng Binondo ng Maynila. Siya ang ikapitong anak ni Lauriana Nobicio Anchieta at Joaquin Luna de San Pedro. Nag-aral siya ng kimika, musika at literatura sa Universidad ng Santo Tomas. Alam niyo ba na General Antonio Luna ay isang Pilipino general na lumaban sa Spanish-American War? At di lang yon, kilala din siya sa pagiging mainitin ng ulo. Bata pa lang siya ay pinasok na niya ang military tactics. Noong 1886, nagtungo General Luna sa Madrid, Spain at dito niya pinagpatuloy ang kurso niya na pharmacy. At sa Madrid din siya nakakuha ng lisensya, kaya noong 1890, siya ay nagtapos ng doctorate. At syempre, di pa natatapos doon ang pagpapataba ng utak niya. Siya na may nagtungo sa lugar ng Paris sa Pasteur Institute para doon mag-research ng bacteriology at histology. Ang histology ay pag-aaral ng microscopic anatomy o microanatomy. Kalauna, nagtungo ito sa Belgium na kung saan nag-aral siya ng medical chemistry. Alam niyo ba na si Antonio Luna ang kauna-unang nag-conduct ng study tungkol sa Philippine Foreign Science na nagsisiyasat sa mga dugo ng tao at kung paano ito magagamit bilang ebidensya sa pag-iimbestiga ng krimen. Noong nasa Espanya si Antonio Luna, naging bahagi naman siya ng La Solidaridad. Ang La Solidaridad ay in-establish sa Espanya para maging tools ng propaganda movement. Ang La Solidaridad ay isang organisasyon ng mga Pilipino na ilustrado at estudyante sa Europa. Ang organisasyon na ito ay nag-publish ng dyaryo na parehas nilang kapangalan ng La Solidaridad. At isa na doon si Antonio Luna na sumulat sa dyaryo na sa alias na taga-ilog. Kasama niya dito si Jose Rizal, Marcelo Echtepilar at marami pang iba. Para magka-idea tayo kung anong nilalaman ng La Solidaridad, ang ilang halimbawa sa isyu na sinulat nila dito ay tungkol sa pagkikilala ng Pilipinas bilang probinsya ng Espanya. At meron pa, isinulat din dito na dapat ng mga pari sa simbahan ay Pilipino at di ang mga Kastilang praile. Meron din tungkol sa freedom of speech sa mga Pilipino para sa pagkakaroon ng batas para sa pantay-pantay na karapatan ng Pilipino sa mga Kastila. Ibig lang sabihin na matalino talaga si Antonio Luna, kaso ang problema lang talaga sa kanya ay mainitin ng kanyang ulo. Kaya nung minsan, tinuliksan at ininsulto ng isang Kastila ang Pilipino dahil sa sinulat niyang artikulo, galit na galit si Antonio Luna. At hinamon niya ito ng isang duelo. At di alam ng Kastilang ito na si Antonio Luna ay yung alias na taga-ilog. Ang nangyari, nang malaman ng Kastila na siya ang alias na taga-ilog na nagsulat ng artikulo na yon, hindi na nagpakita at nagtago na ang Kastila. Alam niyo ba na isang babae lang ang nagpatibok ng puso ni Antonio Luna? At ito nga ay si Nelly Busted. Si Nelly Busted na nasa larawan ay isang half Pinay at half British, nakatabi ni Antonio Luna. Ang nangyari, kinuwento ni Antonio Luna kay Jose Rizal na may napupusuan siya na babae. At ito nga ay si Nelly Busted. Kaso nga lang, ang problema ay dumiskarte din si Rizal kay Nelly. Nakalaunan ay nagkaroon na din sila ng relasyon. At doon na nga muntikan nang magpakasal. At dahil doon ay uminit na naman ang ulo ni Antonio Luna. At muntikan din sila magduelo ni Rizal dahil sa babae. Pero hindi rin nagtagal at nagbati rin silang dalawa. Kaya mula noon ay binuhos na lang ni Antonio Luna ang kanyang oras at panahon sa pagkakadalubhasa. Noong May 1894, umuwi na ng Pilipinas si Antonio Luna at ang kapatid nito na si Juan Luna. At dito na nga pinagpatuloy ni Antonio Luna ang pagiging scientist. At tinatag din ni Antonio Luna ang Sala de Armas Fencing Academy at naging estudyante niya dito si Apolinario Mabini.
Mula sa pagiging dalubhasa ni Luna sa siyensya, ay naging dalubhasa din siya sa paggawa ng strategy sa mga labanan sa gera. At sa katunayan, siya ang nag-imbento na tinatawag na Luna 9. Ito yung patibong sa lupa na may tatlong layer ng bamboo trench. January 23, 1899, pinaroklama na si Emilio Aguinaldo bilang kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. At siyempre, sa pagbuo ng gobyerno sa Republika ng Pilipinas, kumuha ng miyembro ng gabinete si Aguinaldo. At isa sa napili niya ay si Antonio Luna, na kalaunan ay tinalaga ng Pangulong Aguinaldo si Luna bilang Director of War. Unang pinatupad ni Antonio Luna ang magkaroon ng modernong hukbo na kailangan merong uniforme ang mga sundalo. Kaya agad-agad siya nagpatahi ng uniforme para sa mga sundalo. At ang nagdisenyo pa nito ang kanyang kapatid na si Juan Luna. At totoong disiplinarya si Antonio Luna sa kanyang mga sundalo. Kumbaga, pag siya may inutos, talagang susundin ng mga sundalo. May isang artikulo si Antonio Luna na nagpapatunay na ang hindi sumunod sa utos ay papatawan ng kamatayan. Sinubukan din ni General Luna na pagkaisahin ang mga kukbo ng bawat probinsya. At bukod doon, tinatagpan ni General Luna ang Academy of Militar na pinagmula ng Philippine Military Academy. Lahat ng natutunan ni General Luna sa Espanya ay inapply niya sa kanyang hukbo, pati European formation, at iba pa ang strategy na nagamit talaga lalo na sa pagdidepensa. Sa labanan, ilang beses na sana siyang muntikang manalo sa mga Amerikano, halimbawa na lang nung gera sa Bagbag, Valenzuela. Naglagay ng depensa si Luna dito, kaso kailangan niya ng reinforcement para tuluyang matalo ang mga Amerikano. Kaya humingi siya ng reinforcement sa general sa Cavite na si Tomas Mercado. Kaso hindi naman ito nakapagpadala ng hukbo dahil nasa ibang lugar ito at busy sa kanyang ginagawa. Umalis si Luna sa gitna ng labanan para kumprontahin ang general ng Cavite at pagalitan. At ganoon din ang nangyari sa isang labanan ni General Luna. Nang hingi ulit siya ng reinforcement sa kapitan ng Cavite, kay Pedro Hanolino, kaso wala din silang pinadalang sundalo, kaya nagreklamo si Luna kay Presidente Emilio Aguinaldo. At sinabi niya dito na dapat parusahan at tanggalin ang mga sundalo na di man lang tumulong sa labanan niya. Kaso, di tinanggal ni Aguinaldo. Sa halip, nakita pa ni General Luna na kasama pa ni Aguinaldo ang mga ito sa kabinete. Di lamang ang mga sundalo ang bad trip kay General Luna, pati ang mga ilustrado at mga edukadong mayayaman ay sobrang galit na galit kay General Luna. Ang gusto ni General Luna, total independence mula sa Amerikano, kasi ayaw niya na pamunuan tayo ng mga Amerikano. Kaso ayaw naman ang mga ilustrado ng ganon. Meron pa nga isang pangyayari sa pagkupulong ng pinipilit na ng Minister of Foreign Affairs na si Felipe Buencamino Sr. na isuko na sa Amerikano ang Republika ng Pilipinas at hayaan na sila mamuno sa Pilipinas. At sumang-ayon naman si Pangulong Emilio Aguinaldo sa proposal ni Buencamino. At dito na nga nagalit ng sobra si General Antonio Luna. Alam niyo ba ang ginawa ni General Antonio Luna sa sobrang galit niya? Sinampal niya si Buencamino sa harap mismo ng presidente at ibang miyembro ng mga gabinete. Kaya sobrang nagulantang si Presidente Emilio sa ginawa ni General Luna. At sa side naman ni Buencamino, sobrang nainsulto ito. Kau ba naman sampalin sa harap ng gabinete at presidente? Kaya noong June 2, 1899, nakatanggap ng 2 telegrama si General Luna. Ang isa ay humihingi ng tulong kay General Luna para magsagawa ng counter-attack sa San Fernando, Pampanga. At habang ang isa na telegrama ay galing naman kay Pangulong Emilio Aguinaldo na pinapapunta si General Luna sa isang pagkupulong sa kabanatuan. Kasi noong time na yon, ang kabisera ng Republika ng Pilipinas mula sa Malolos ay nalipat sa kabanatuan. Nagpunta naman si General Luna sa presidential headquarters sa kabanatuan at bumungad naman sa kanya si Hanolino. At sabi ba naman ni General Luna, abat may lakas ka pa ng loob na iharap ang mukha mo sa akin. Inalis na kita at sino nagbalik sa'yo? Siyempre, tahimik lang si Hanolino. At tumuro lang to sa itaas. At umakyat naman si General Luna.
At dito naman niya nakita si Buen Camino, yung gabinete na sinampal niya. So dito na nga nagsigawan ang dalawa na parehong galit sa isa't isa. Habang nagbabangayan ay biglang may nagpaputok ng baril sa baba. At lalo nagalit si General Luna at pinagalitan ulit si Hanolino. At di rin nakapagpigil si Hanolino at tinaga niya si General Luna. At ang mga sundalo ng Cavite na tinatawag na Kawit Batalyon ay pinagbabaril din si Luna. Duguan na si Luna pero nakapaglakad pa siya hanggang sa plaza. Habang bumabaril, sumisigaw pa siya ng mga traidor. Ang kamatayan ni Luna ay di agad dinilikara sa publiko. Kalaunan, nagsalita si General Pantaleon Garcia na siya ay verbal na kinausap ni Emilio Aguinaldo para ipatumba si General Antonio Luna. Pero di siya nakapunta noong araw na yon dahil siya ay may sakit. Sa kabila ng testimonya, mariin pa din tinatanggi ni Emilio Aguinaldo ang paratang na iyon. At wala daw siya kinalaman sa pagkasawi ni General Luna. At ang telegrama na tanggap ni General Luna ay matagal na hinahanap ng mga historian para magsilbi na ebidensya na si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay General Luna. Pero alam niyo ba kamakailan lang na diskubre na din sa wakas ang telegrama ni Emilio kay General Luna? Nasa koleksyon pala ito ng mga kamag-anak ni General Luna. Ang telegrama ay nakasulat sa wikang Espanyol at may tag sa itaas ng telegrama na patunay na natanggap ni General Luna ang telegrama. Ang telegrama ay naglalaman ng paanyaya kay General Luna para sa isang pagkupulong sa kabanatuan. At ang telegrama na ito ang bubuo sa kwento ng kasaysayan ng kamatayan ni General Luna. Noong pa talaga magulo na talaga ang politika. Pero maganda ang layunin ni General Luna sa ating bansa. Gusto niya ipaglaban ang bansa natin sa mga banyaga na may kalayaan. At ang mga Pilipino lamang ang dapat makinabang sa bansa natin. Nakakalungkot lang isipin na kapwa Pilipino ang nagpapatayan. Sana nagustuhan mo ang kwento na ito at paabutin natin ng 100 likes. At syempre, huwag mo kalimutan i-hit ang bell icon at mag-iwan ng komento para sa iyong mga saloobin. Maraming salamat at hanggang sa muli!